Isang mapagpalang araw po, mga kalingap. So, dito tayo ngayon, naglalakad sa may langit. Lalakad po tayo kasi hindi tayo gumagapang. Charot lang. So, kausapin po natin yung nakontak po natin si ano, si Andy. Yung sa ano natin, no? Na si ano ba? Si Aileen. Kasi ilayo natin siya. Ay. Layo natin si Aileen dyan. Siguro dalawin natin si Teruena. Once a week na lang. Si Aileen ang kailangan natin anuhan ngayon kung papaano. Kung saan natin siya ito turn over. Kasi kung dyan, hindi po unhealthy. Ano po, unhealthy po yung kapaligiran. Nakakadelikado yun sa bata. At syempre mga kalingap, hindi po pwedeng sa bahay kasi may ano po, syempre may sarili din po kaming ano, buhay. Paano kung pupunta kami ng iba't ibang lugar? Sino maiwan? Saan siya? Yun po yung iniisip namin. So, kakausapin natin yung kamag-anak. Try natin kausapin yung kamag-anak na. Kung saan pwede. Si Andy pabalik din. Or ihatid na lang natin kay Andy. Tapos, kukontak-kontakin na lang pag kailangan ng tulong. Kasi nahirap man. Yung sa mga ano pala, sa mga nag-sponsor po ng mga gamit, mga ano, pero wena, huwag na po siguro yung mga gamit. Kita nyo naman na hindi naglalaba, hindi naglilinis, useless lang po yung mga gamit. Kung yung mga binibili natin gamit ay bilhin nyo na lang ng bigas, magkain nila rowena, madilata, mga ano, siguro makaano pa, may silbi pa yun. Huwag na natin ngayon yung binigay po na unan saka foam kung ano na itsura. Kasi hindi po maganda yung mga kalingap na alam naman po natin na hindi sila talaga naglilinis. Kasi bibigyan pa natin ng mga ano unan. Parang sayang ang pera. Ako manginayang talaga ako kaya kung sa mga nag-sponsor pala sa akin na mga pabili ng ganito, ibigay sa ganito. Kami mga kalingap na tinitignan ko kung pwede ba ibigay yung mga request nyo. Kasi kung hindi, sa tingin ko ay masasayang lang. Binibili ko sa iba. Binibigay ko yung mas kailangan talaga nila. Kasi, oo, magbibigay kayo ng ganito, ganyan. Papasalamat kami kasi nagbibigay kayo, pero yung ano naman, yung dapat understood nyo na kung saan namin gamitin kasi tulad kay Rowena, ngayon wala po akong dala kahit ano kasi kakausapin ko lang si Aileen kung ano, hingin ko na lang yung number ni Andy para pauwi na lang para dalhin si Aileen doon kasi hindi po pwedeng dito si Aileen kasi once a week na lang kami pupunta. Tapos anuhin na lang namin kung paano namin tulungan. Paano ko tulungan yung pagpanganak niya. At kung dito lang siya, maganda yung pinakita kasi ni Ate Rowena. Kaya, siguro once a week na lang or once a month. Kasi mahirap po. Ganyan lagi. So, hindi ako nagdala ngayon para walang ano.
wala silang gagawin sa ruwena. Magdala. Isa lang din ako ngayon. Hindi po ako nagdala. Usapin lang po natin kung paano. Labas sa ilin, no? Ay! Ano? Anong nasan ang pasalubong mo ito? Wala mo. Hindi ka nga nag-sorry sa akin. Ay, asan sa ilin? Oo, kung nasaan. Kanino ang bag yan? Maganda, ay. Gala sa ilin. Gumala sa Aileen? Nasaan? Ha? Nasaan? Ewan ko, nasaan sa Aileen? Hindi mo yan hinigaan? Sa Aileen ang nahiga niya. Oo. Yung pambili sa itlog. Wala. Wala. Wala akong, wala akong pambiling itlog. Kala, meron ka. Wala. Nakiundol ba kang itlog? Wala na. Nakiundol. Sino undol? Undol ni Duyit. Saan yun? Diyan lang sa singi. Saan? Sa singi walang maiulam. Tingnan mong taan. Kung walang kakain mo, walang ulam. Sorry ka muna. Sorry ka muna sa akin. Ah. Naming kasamahan mo. Wala. Sorry ka muna sa akin. Bigyan kita pambili ulam. Ah. May wala. Wala kang pambiling ulam. Saan sa Aileen pumunta? Uwang ko, di ko alam. Kahit sandaan lang iruin. Bibili lang maibiling ulam. Sorry. Mag-sorry ka nga muna. Sorry na nga. Ha? Ayusin mo pagsabi. Bibili lang itlog. Mag-sorry ka muna. Sorry na nga ay. Naibibiling itlog. Ba't ka nagsasorry? Naibibili ko lang itlog sa indahan. Asan nga si Aileen? Nasa, ano yun, nagpapabakuna nung kanyang sanggol. Na kahit sanlaan lang. Anong sanggol? Wala pa ang mga anak yun. Na, Erwin. Bibili lang, akala ko, gulpi kang kwarta na sa anak. Wala akong pera. Kahit sandaan lang. Dami-dami mong ano. Daming kalong lang ulam. Asan yung binigay kong ulam? Yung sardinas. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh, yun yung ulamin mo. Nagbukas, matatatlong bukas na ako kanina. Oo. Oh, kumain ka na pala eh. Ano, ibibili lang itlog. Ruin. Oo, oh, di mo pa nilaban to. Bukas na lang. Ah, bukas na lang kung tabigyan. Bukas pa. Mm-mm. Ano? Uy. Yan po mga kalinga po. Yan din po. Dapat ito papalinis natin eh. Bibilang itlog. Wala po si Aileen. Uy. Uy, mauwi na ako at iruwi na. Bibilang itlog. Wala akong pera. Yan po yung bahay niya. Ito po yung bahay nila. Hindi po bibigyan kasi para magtanda. Bibilang itlog. Asan ba si ano, Aileen? Kaya kay, ano, baka kay, na kay, ano, Edna. Bibilang itlog. Sinong Edna? Sunny. Saan yun? Bibili kong itlog sa tindahan. Si Aileen? Oo. Ano ba yun? Itlog nga. Wala akong dalang itlog. Hindi ako nagdala ng itlog. Bibili nga sa tindahan ng itlog. Kasi nananakit ka. Ano? Hindi na ako magbibigay sa'yo. Kasi bibili lang itlog. Kasi nananakit ka. Kailan ka magkaman sinaktan din naman baka?
Sinapok bibili mo. Bibili ng itlog mo na. Sinapok mo ako sa mukha. Kailan? Kailan? Ibibili ko ng itlog. Dito, masakit o. Oh. Namamaga nga o. Oh. Ruin. Ano, namamaga o. Oh. Oh. Hindi, bibili ng itlog nga. Mamaga pa to yan o. Oh. Kahit isang daan lang. Tayin ko na lang si Aileen no. Ano ko ba ito makausap si Aileen no? Asan si Robin? Mamaga dyan, ibibili lang itlog rin. Asan nga si Robin? Para kawa mo na nga, wala akong mapagkunan. Ang baga sa bag mo, limpat-limpat ng panalapi ay... Ano? Ano? Kahit isang daan lang. Ano sabi mo? Bibili lang maski anong. Ano nga sabi mo kanina? Bibili mo lang may kanin yung walang ulam. Marami kang ulam doon o dilata? Isa na nga yung natira, nauubos na. Kadami-dami nun eh, tingnan mo. Paubos na nga. Tingnan ko nga muna, tingnan ko muna. Tingnan mo nga o. Kala mo tayo nagbibiro o. Sabi mo, isa natira eh, kadami-dami nung binili ko ay 10 yun. Kaya ito o. Hindi yan, yung kabila. Ayan o, oh, ayan o. Oh, ito nga o. Kadami-dami. Ayan baga o, isa na o. Kadami na o, isa. Dalawa, tatlo. Bibiling itlog. Apat. Kadami. Ano? Ayaw ko. Ruin. Bibiling itlog. Kung mayroong bagay-baking baga. Ha? Kung mayroong bagay maibilay, hindi mahirin tayo. Ano? Ruin. Ate Romina, matino ka naman, di ba? Matino, baga mga ganyang bagay na yun. Hindi naman matino. Ano? Bibiling itlog. Sinong hindi matino? Wala naman matinong ungo. Ano? Matino ka naman ah. Naligo ka na? Oo, kanina pang alas 6. Ngayon, kahapon ka pa naligo eh. Kanina? Kahapon. Nilabang ko ito. Mapulang galing kay dun sa isang vlogger. Ano, ibibili kong itlog. Vlogger? Ba't alam mo? Alam ko. Ano? Ba't alam mo? Parehas. Ano? Wait. Bibili lang isang tray na itlog na nga. Wala nga akong pera. Saan baga dyan? Inanam mo na yung limpak-limpak ng kwarta. Ano? Wala akong limpak-limpak na pera. Kahit 10 lang sa supot ng itlog. Ano? Tayo nga sa tindahan. Ha? Tayo sa tindahan. Bakit? Bilhan akong itlog. Wala akong pera eh. Anong na yung imposible namang... Mag-sorry ka muna. Mag-sorry na baga ilang bisis pa baga sasa. Tayo na. Sabihin mo sorry Erwin. Ano? Sabihin mo muna sorry Erwin. Sorry na nga. Ayusin mo sorry Erwin. Erwin na nga tayo sa tindahan bilang akong itlog. Ayusin mo. Sabihin mo ano? sorry Erwin. Ano lang kaso sorry yan. Di naman totoo ay. Ano tayo na. Sabihin mo hindi na kita sasaktan. Tayo na nga. Mag-sorry ka muna kasi. Ano nang kaso, sorry, ilang bisis babag na sasabihin. Dapat maganda ang pagsabi kasi nang hingi ka ng sorry ay, ang manghingi ng sorry, maganda dapat ang pagsasabi. Hindi, ano? Galit. Isa pa. Sorry na nga. Bibili lang itlog. Dapat sabihin mo, sorry mga viewers. Viewers mo? Tayo na, bibili ng mabiling itlog. Sabihin mo, sorry mga viewers. Ano na, para ka naman nagkakain sa luto. Sabihin mo kasi muna. Ba't kasi wala ayaw? Wala mo may kanin mo lang ulam. Sabihin mo nga kasi muna kasi ganit ang mga viewers sa iyo ay kasi sabi ano, nila. Bibili ng ulam. Sabi nila iwanan ka na daw. Mabili. Hindi. Sabi nila iwanan mo na yan kasi ano. Sabi ko hindi. Kawawa man sa tiroin. Ano, ibibili lang itlog. Kaya mag-sorry ka muna sa kanila. Ano? Sabihin mo sorry mga kalinga. Ano ba naging ano mo puro ka lang si sorry? Ano? Sabihin mo nga muna kasi. Hingi ka nang hingi, hindi ka naman nasusunod sa... Sabi mo naman ta, pag dadating mo, kala ko pag dadating mo, laging may... Dati yun, nung hindi mo ako sinaktan, ngayon sinaktan mo na ako. Sinapok mo ako sa mukha. Ay, hindi. Bibilang itlog. Wala nang, ano. Bibilang itlog. Sorry ka muna sa kanila. Sabi mo, sorry mga kalingap. Ano na, parang naman tayo nagkakayo to. Magabi na ung... Gabi agad. So, nakakagutom na nga, di sa pagbibiro. Gutom ka, laki-laki ng tiyan mo. Oh. Nakakagutom na, hindi mo na nga maintindihan. Hana? Pakakain mo lang, sabi mo, nagbukas ka na 3 sardinas.
nainang kami mulang-mulang. Maski patah lugog din mo. Na tayo sa tindahan. Kaya ko na mabili. Ha? Na. Wala akong pera ay. Ano lang? Biro niyan, ayaw lang mabot. Ubus ng pera ko. Inaano mo lang baga? Binibili mo lang sa walang kabuluhan. Ha? Ano? Kahit 100 lang. Anong binibili ko? Kawawang ko sa iyo, mahal mang kubag yung... ano, 100 lang. Bakit sabi mo binibili ko sa mga walang kabuluhan? Ay, totoo naman. Anong binibili ko? Wang ko, mahal mang kubag yung... Oh. Dali na. Sinungaling ka ay... Bibili lang ng 100. Sinungaling ka pa ay... Kahit 100 lang. Dapat hindi bibili ka... Bibili ng... Anong... Dapat hindi ka magsinungaling kasi masama bibili yung... Bibili lang nga ng itlog. Ano? Uwi na ako nga. Uwi na po tayo mga kalingap. Hindi man mag-sorry si Rowena sa atin at sa mga viewers. Kaya mauwi na lang tayo. Napunta naman. Wala naman bit-bit. Kasi hindi ka man nag-sorry kaya hindi na ka tayo na sa tindahan. Bibili nga ng itlog. Oh. Mauna na ako, Ate Rowena. Tayo. Oh. Kailangan muna natin siyang anuhin ngayon. Hindi natin ibigay. Ano pambili ng itlog? Hindi natin ibigay yung gusto niya. Para mauna na ako, Ate Rowena, ha? Bye-bye po. Bilang akong itlog sa tindahan. Hindi, mauwi na ako kasi may pupuntahan pa ako, ay. Yun, malayo. May tutulungan pa ako doon, malayo. Hindi man nananakit yun. Nagpapasalamat pati yun. Ikaw, hindi ka nagpapasalamat. Ganun. Tapos nananakit ka pa sa akin. Nagagalit ang... Tapos sabi ko mag-sorry ka sa mga viewers, ayaw mo. Meron yun, malaking bagay ang pagsusorry. Kasi hindi mo na maulit ang mga nakaraan. Sige na, ako'y mauna na ha. Marami ka pa namang ulam dyan, maraming sardinas. Maraming... Ha? Kaya nga, tama na muna yan yung sardinas. Mauna na ako ha. Muna na po tayo mga kanina. So, hindi muna natin siya pagbigyan ngayon. So, sa mga ano po, sa mga ano po, yun po ay may ano kasi ang tao na mali po yung unang ginawa namin na nanapak na siya pagkatapos binigyan pa namin ng mga grocery. Ang mangyayari kasi nun sa pumapasok sa isip niya ay maano siya ma parang may rewards pa siya yung ganun. Kaya sabi ko mali talaga yun. So the fact na pupunta kami dyan, hinihingian na kami lagi. So pag hindi na maibigyan yung gusto niya ay galit siya. So dapat hindi po ganun. So ang ano ko sa kanya ay dapat turuan natin siya na makontento kung ano yung meron dyan. Naturoan natin siya kung papaano naman tayo ang masunod. Kung ano yung kaya natin ibigay, kung ano yung ibibigay natin. So ngayon, hindi ko muna siya binigyan. Hindi muna natin siya binigyan. Kasi, tutusin, pwede naman natin siya bigyan. So hindi muna natin siya bigyan kasi, nauna may ulam pa naman siya. Pangalawa, experiment po yun. Para next na ano pupunta tayo dyan, eh pag may dala tayo, matuto na siyang magpasalamat. Maano na siya kasi parang kulang siya sa, matino na siya mga kalingap pa, matino na siya. Parang kulang lang siya sa ano talaga yung pasalamat, parang hindi siya matunong mag ano, parang naninindak lang siya. Parang galit-galitan siya pag hindi maibigay yung gusto niya. Galit siya. Yung parang ganun kaya. Ngayon, hindi muna natin siya susundin. Hayaan na natin siya. So, si Aileen ay wala dyan. Nasa ano daw. So, okay lang yun. Kahit masakit sa dibdib na hindi natin mapagbigyan. Hayaan natin muna siya. Para maisip-isip niya na hindi maganda yung ginawa niya. No?
na galit tayo, na nagtatampo tayo sa kanya. Para naman maalala niya yung mga ginagawa niya. So, yun po. Sa Aileen ay wala. So, yun po yung update natin ngayon. Kasi sinungaling pati siya, no? Sinungaling pati siya. Wala si Aileen. Paano kaya yun, ano, paano kontakin si Andy? Kasi, ang ano ko, once a month na lang namin siya dalawin, bigyan ng ayuda. Ang ano ko kasi si Aileen, paano namin siya tulungan? Yung asawa niya, si Andy. Anong sabi? Ay, di naman ako usap si Andy. Babalik pa kaya yon? Kailan kaya babalik yon? Ay, ang gusto daw. Tagal-tagal pa nun. Sana makontak siya, makapunta siya agad para dalhin niya na lang si Aileen doon. Tapos if ever na manganak na, saka pa lang namin siya tutulungan. Hindi, nanghingi nga siya ng ano, hindi ko na binigyan. Hindi ko na siya, hindi ko muna bigyan para matuto siya. Oo, no, parang drama niya na lang yung magwawala-walaan siya. Parang drama niya na lang na, kasi pag nagwawala siya, binibigyan siya eh. Kaya baguhin namin yung ano ngayon. Pag nagwawala-walaan siya, wala siya talagang makukuha sa amin. Yun yung ano ko. At ang tulong namin dyan, siguro minsan-minsanan na lang sa isang linggo, sa isang buwan, mga ganun na lang. Ang ano ko ngayon, pinoproblema ko, yung si Andy, yung buntis, paano natin yan anuhin. Saan kaya pwedeng tumira yan ng sa kamag-anak niya, pwede kaya doon? Ay, doon kay Tia Linda niya. Doon pwede, niya ninihabili nung asawa. Pwede kaya yan siya doon? Paano kaya yun makausap nun? Saan ba yung bahay nun? Diyan sa sentro, dun sa... Pagtanong mo na lang dyan ang pangalan ni Erlinda Garcia. Erlinda Garcia. Sige, tanong ko na lang po. Salamat, ate, ah. Muna na ako, mainit. Ayun po. Tanong natin dyan sa Erlinda. Maraming salamat po mga kalingap, Ate Marites Umblas, Ate MJD, Ate General Freedom. Maraming salamat po. Sa ating mga anonymous sponsor, maraming salamat. Ate Aponesa, maraming salamat po. Muli po mga kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po sa inyo lahat. Subscribe po ng ating channel, Erwin TV Official. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.